Hindi man po maganda ang epekto ng kakulangan ng tubig sa mamamayan, naging daan naman ito upang mabuhay ang bayanihan at pagtutulungan ng mga volunteers, pamahalaan at ordinaryong mamamayan. Emil Carion para sa detalye. Wala pang direktang pwedeng magsabi na tapos na ang sitwasyon ng kapos na tubig sa Mega Metro Manila. Ang mga pila, rasyon at paghihintay ay may posibilidad pang tumagal kung hindi pa rin marating ng Angat Dam at ng iba pang mga imbakan ng tubig ang tamang operational level. Binuhay umano ng water shortage ang bayanihan at pagtutulungan ng mga volunteers, pamahalaan at ordinaryong mamamayan. Pero para kay Professor Dan Villa ng Lyceum of the Philippines, mas matinding epekto sa kabuuan ng pamilyang Pinoy ang kakapusan. Obligado umanong kumilos ang mga nanay, bata at matatanda para maging agwador o tagaigib. Kapalit dito, napapabayaan ng ibang pambahay at pampamilyang obligasyon. At naiiwan ang trabahong ito sa asawang babae. At sa lahat ng pagkakagawa nito sa paghahanap ng tubig, inaasahan pa ng asawang lalaki pagdating na meron man lang siyang panghilamos na tubig. Dagdag pa ni Villa, ito ang bagong karanasan na lagpas pa sa pisikal na kakapusan ng tubig, kundi ang lumalabnaw na relasyon at pagkakaintindihan sa loob ng pamilya. Ang pananaw ng scarcity ng tubig ay dapat talaga gampanan right here, right now. Kasi hindi lang sanitasyon at nakikita nyo ngayon, hindi na lang yun ang apektado. Pati pamilya ngayon sa maaring mapabayaan. Bunsod nito, isang filmmaking contest at advocacy program ang kanyang ipinapanukala para tumbukin ang sitwasyon na ito at maging daan para buksan ng mas malawak ang kaisipan ng mga otoridad, mamamayan at ang pangangailangan sa pagtitipid ng tubig at pangangalaga ng kalikasan. Para sa National Broadcasting Network, Emil Carion ang inyong tagapagbalita.